Hi! Kumusta po sa inyo lahat? Welcome po sa YouTube channel ko na Chico Tito. Ako po yung DJ sa Barangay LS 97.1 Tugstugan na mula Lunes hanggang Sabado 6 a.m. ng umaga. Napapakinggan po ako doon sa Barangay LS 97.1. Ako rin po yung nag-host ng mga wedding escapade. Na ako rin yung nag-host ng mga wedding parties, mga birthday parties at mga corporate events, mga kung ano-ano pa, mga concert. Pwede niyo po akong kontakin na kung kayo po ay may kailangan na host o MC, aba, sa inyong lugar. Aba, pwede niyo po akong kontakin. PM niyo po ako, piyesta sa inyong barangay. Aba, tawagan niyo na po ako. PM niyo po ako, Chico Tito 971 sa Facebook. At kung gusto niyo po akong i-text, text niyo po yung secretary ko. Charot. Text niyo po yung PA ko. PA? O, ito. First time ko i-announce to, ha? Cellphone number ko na itong i-announce ko, ha? Char. O, i-announce ko na po talaga, ha? Ito, yung mga nag-i-inquire po ng hosting jobs, MC, ito, 0929-187-9409. O, yun na yun, ha? Yun na yun. Hindi ko na ulitin. Replay mo na lang, rewind mo na lang na gano'n. Rewind pa gano'n pala. O, diba? So, yun, ngayon po, pag-usapan naman natin, again, personal loan po. Kapag, ito, hindi ito iba sa karamihan, ano. Marami ho talaga nakaranas na mag-personal loan at meron din mga tayong kababayan na may planong mag-personal loan. Lalo na yung mga empleyado, yung mga regular employee, no, yung mga employed individuals na maganda po ang kita nila, maganda ang kanilang status, ano. Tapos wala pa silang asawa at anak, eh, talagang ano ho sila, ma-prone sila na mag-loan. Ngayon, magbibigay ko tayo ng mga ilang gabay, ano, o kaya paalala po sa mga magpa-personal loan based on experience na rin po ito at sa mga naobserbahan po natin sa ating mga kaibigan. Kung kayo po ay magpa-personal loan, gaya po nung sabi ko sa nakaraang video, na mas okay po ang mag-personal loan kumpara gumamit ng cash advance sa credit card. Sa cash advance sa credit card, medyo malaki ho ang interest dyan. Nasa 3-5%. Hindi po kamukha sa personal loan sa bangko. Nasa 1% hanggang 1.95% lang ang interest rate. Diba? So malaking katipiran ho yan. Tapos wala, ano, napaka-minimal na mga charges. Hindi po kamukha sa credit card. Ngayon ho, kung kayo po ay magpa-personal loan sa kadahilanan na you want to buy your dream something. Aba, pag-isipan nyo ho yan, ha? Na kung ang reason mo kaya po kayo magpa-personal loan or magsa-salary loan ay para bilhin yung pinapangarap-pangarap mong gadget o pinapangarap-pangarap mong appliances, pinapangarap mong ano pa ba, travel, tours, bakasyon, kaya ka magpa-personal loan, aba, pwedeng aprubahan nyo ng bangko. Pero, pag-isipan mo, no? Paalala lang yan, ha? Wala namang masama doon sa pagbili ng gadget. Wala rin namang masama doon sa pag-travel abroad, ano? Wala rin namang masama doon sa pagbili ng appliances para sa nanay at tatay mo. Wala pong masama doon. That's okay. That's all fine. Ngayon, ho, ang paalala lang ho natin, kung hindi magkasya yung sweldo mo o yung sahod mo doon sa iyong kailangan na pambili ng gadget o pambili ng appliances o pang-bakasyon, ano, huwag nyo na lang hong i-loan. Suggestion ko lang naman, no? Ano pong dapat gawin? Eto, i-prioritize nyo po yung inyong needs versus ang inyong wants. Magkaiba po iyon. Prioritizing your needs over your wants. Ibig sabihin po, identify po natin ano po ba talaga yung mga kailangan na kailangan natin sa mga oras at panahon na iyon. Yun po yung paglaanan natin ng budget. Ngayon, yung mga wants naman po natin na hindi naman masyadong kailangan, ano po, ilista ho natin yan, tapos kung pwedeng i-eliminate muna natin yan, eliminate po natin yan. At yung pera po na masisave natin doon, though medyo mahirap, matagal, ano, pag naitabi nyo po yung mga pera na yun, pwede nyo pong magamit yon para pambili ng inyong mga gadgets, pambili ng appliances mo para sa iyong mommy, sa iyong nanay, sa iyong tatay, o kaya pambili mo na, o pang-ipon mo para sa bakasyong pinapangarap-pangarap mo. Ano, so yan po. Pag-isipan mong mabuti, ha, hindi naman masama o hindi ko pinagbabawal. Pwede ka mag-loan, ma-aprubahan ka ng bangko. Kaya lang, pag-isipan mo munang mabuti kung pwede ka nga bang, kung hindi ka ba mapapahamak doon. Na kung ang dahilan mo sa pag-loan ay para mabili,
mo ang iyong pinapangarap na gadget? No, ito ha, isa pa palang tip. Kung ang gadget na pinapangarap mo ay mas mahal sa iyong sweldo ng 2 to 3 times o kasing halaga ng sweldo mo na 2 to 3 times. Halimbawa, ang gadget na gusto mo ay nagkakahalaga ng 60,000. Tapos ang sweldo mo lamang ay 20,000. Gross pa 'yon. Tama. Tapos ilan 'yon times 3 'yon ng sweldo mo? Ha? Pag-isipan mo mabuti, ano? Kung yan ba ay makatutulong sa iyo o hindi o malulubog ka lang diyan sa kapahamakan, ano, 'di ba? So paalala lang 'yan sa iyo. Again, ang buhay hindi nakadepende 'yan sa gadget, hindi yan nakadepende sa mga lugar na napupuntahan mo. Hindi yan nakadepende sa mga appliances mo sa bahay, 'di ba? Again, at the end of the day, ang importante pa rin naman hindi ka baon sa utang. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yon. Kaya pag-isipan mo mabuti. Pero merong iba, ha, ma-share ko lang. Ang ginagawa nila, ina-avail nila yung mga promo ng mga travel. Ano yung mga mahilig mag-travel? Ang ginagawa nila, yung plano nila mag-travel next year, ngayon nila kinukuha para mura pa. Tapos parang hinuhulug-hulugan nila yon on a monthly basis. Mas magaan na, tapos sure pa na makakapag-travel sila. So iba't ibang paraan, 'di ba? Sa susunod pag-usapan natin yung mga pamamaraan na 'yan. Halimbawa, may gusto kang gadget, may gusto kang travel, may gusto kang appliances. Pag-usapan natin 'yan sa susunod. Pero ngayon, 'yan muna 'yung sa personal loan. Kung ang dahilan mo para sa personal loan ay para makamit mabili ang iyong paborito at inaasam-asam na gadget, kagamitan at kung ano-ano pa, pag-isipan mo 'yang mabuti, ha. Prioritize your needs over your wants. Ako po si Chico ng Barangay LS 97.1 Tugstugan, ha. Bye, click subscribe.